pinagtitibayan mo, pinagtitibay mo ang iyong pananampalataya. Beh, magbaba ng patnubay para siyang bisita ang tumatakot. Ang Panginoon na naka-respectful niya, hindi naman siya tutuloy kung hindi mo siya pinagtutuloy. At ngayon na ako, tatakot siya. Pero hindi pa rin siya makapapasok kung hindi ka magbukas ng puso, isip, at kahirapan. Ang pinakamahalagang sandali ko ay nakapon ay maraming pray over ko kayo at papahiran ng lalim sa sagot mo. Yun ang sandali na dapat buksan mo ang puso at kahirapan kung ibig mong magtuloy-tuloy ang regalo ng gusto ng pagkalog ng Diyos sa inyo. Ang Holy Spirit. At hindi na siya aalis, mananalangin siya, magiging nabalangin siya, pagpapakailan naman. Palilitawin niya, uudutin niya, titiyakin niya na umundad sa inyong pagkakao ang lahat ng mabuti, ang lahat ng totoo, ang lahat ng maganda. Upang umundad ka, itinatakwil ba ninyo si Satanas at ang kanyang mga gawain at paghihikayat sa masama? Opo, Panginoon, at nagmapuspos ang kanyang lakas at bunga ng pagpapahid ng banal na langis ay maging ibig silang katulad ni Kristo ang buntong na anak ng Diyos. Pinamahal ko mga kapatid, sa sandaling ito, hinihingi ko, pakiyo ko ang ulo, itikip ang mata, habang kinipray over ko kayo. Sa sakramento ng binyag, tayo pinagkakalooban
na biyaya ng maging anak ng Diyos. Sa sakramento ng binyag, pinapauli ito ang pagiging anak ng Diyos. Originally, pakili natin ang Diyos, pero dahil nagkasala si Adan at Eva, tayo pinagayas. Nagkaroon ng sigalot, nagkaroon ng hindi magandang ugnayan ng Diyos at ang tao. So sa pamamagitan ng sakramento ng binyag, pinapanauli nito yung relasyon ng Diyos at tao. Espiritu. No? Pinababalan tayo ng banal na Espiritu sa pamamagitan ng pagtawag natin sa Kanya. We call on the Holy Spirit before we begin any activity sa ating buhay. No? Sa pamamagitan din ng banal na Espiritu, tayo nagiging malakas. Tayo nagiging malakas sa ating pananampalataya. Tapos, nagiging banal din tayo sa pamamagitan nitong mga sakramento. Ang mga sakramento ay tumutulong sa atin kung paano yung ugnayan natin sa Diyos na parang moving na namatid. Sa pamamagitan nitong mga sakramento, para natin ibinubukod uli ang ating ugnayan sa Diyos. Hindi man may balik sa dati yung lubid, ngunit sa pamamagitan ng itong mga sakramento, ibinubuhol natin yung relasyon natin sa Diyos. No? Kada tumatanggap tayo ng sakramento, may biyaya tayong natatanda. At ito yung biyaya na magkaroon ng magandang ugnayan sa Diyos at magandang ugnayan sa ating kapwa. Sakramento ng tubig, ano kaya matatanggap natin? Okay, subukan natin alamin kayong umaga. Ano yung biyaya, ano yung kahalagahan itong sakramento na inyong tatanggapin? Una, ang sakramento ng tubig, ang minister o ministro na nabibigay ito ay ang obispo lamang. Sapagkat ang obispo, ang obispo ang may taglay ng pinakakumpletong pagkapari. No, kasi tatlong stage yan, una, magiging deacon, ay magiging pari at magiging obispo. He has the fullness of priesthood. No? Obispo lamang ang may karapatan na magkumpil. So, yung pagpapatok ng kamay at paglalagay ng langis. Kung wala itong dalawa, hindi kumpleto yung kumpil. Kung wala itong dalawa, hindi ninyo natanggap yung sakramento ng kumpil. No? Sabihin ng obispo, tanggapin mo ang tata ng kaloob ng Espiritu Santo sa kakayusasampalin. Hindi lang malakas yung sampal. No? Bahagya lamang. So, sasabihin niyo yun, tanggapin mo ang bago matanggap yung sakramento ng bumi. Ang sinasabi ng kanilo, dapat edad pito pataas. Pero, iba-iba yan. Universal law yan. Yan ang sinusunod sa simbahan katoliko sa buong mundo. Pero, para tayo na sa edad na 12, may reasoning na tao. Kaya na niyang mag-isip. Kaya na niyang mag-desisyon. Kasi, tandaan niyo mga kapatid, kung kayo ang binyagan, sanggol pa tayo, wala tayong alam kung ano nangyayari. Pero dito sa sakramento ng tumpin, nire-require natin na 12 years old pataas. Dahil dito sa edad na ito, alam na natin yung nangyayari. Naintindihan na natin. Nakakasagot na tayo. Ito yung sakramento ng kumpil. Kailan unang bumaba ang banal na Espiritu sa mga apostol? Noong Pentecost, diba? Noong nakarang linggo, ipinag-iwan natin yung Pentecost Sunday. Ito yung pagkakataon na bumaba ang banal na Espiritu. Ito yung pagkakataon na pinalakas ng banal na Espiritu ang mga apostol na natatakot. Na nagtatakot. Pero dahil sa banal na Espiritu, ang mga apostol ay nagkaroon ng lakas ng loob. Ito yung kaloob na ipinigay sa mga banal, sa mga apostol. From takot, dahil natatakot, pero dahil bumaba ang banal na Espiritu, sila'y naging malakas. Sila ay nagkaroon ng kaloob na magpahayag ng mabuting balita. Ano ang nangyayari ng moment na napumpilan ng isang tao?
siya ay naging kawal ni Kristo. Siya ay naging soldier ni Kristo. Soldier of Christ. No? Ano ba ang ginagawa ng isang soldier? Ano ba ang ginagawa ng isang kawal? Hindi ba ay pinagtatanggol ang kanyang hari? Hindi ba ay pinagtatanggol ang mamamayan? Handang ialay ang kanyang buhay. No? Kasi naniniwala siya na ang kanyang sinusundan ay dapat niyang protektahan. No? So the moment na makumpilan po tayo mga kapatid, tayo nagiging soldiers. Tayo nagiging kawal, nagiging paglaban. Hindi yung physical na labanan, no? Kundi ibang klaseng labanan. Makipaglaban laban sa demonyo, makipaglaban laban sa pananampalataya. No? Bilang isang kawal, dapat hayagan natin sinasabi ang ating pananampalataya. Bilang isang kawal, dapat hindi tayo nagtatago, hindi natin tinatago yung ating paniniwala. No? At bilang soldier, dapat ipina-influence. No, ipuno natin yung ating pananampalataya sa ating kapatid. No, kung may magulang man na hindi nagdadasal, turuan natin the moment na makumpilan tayo. The moment na ma-receive natin ang Manalay Espiritu, dapat tayo hindi nahihiyang ipakayag ang ating pananampalataya. Una, sa pamamagitan ng pagpapahid ng langis. No, sabi, diba, sabi ko kanina, may dalawang matter ang sakramento ng tubig. Pagpapatong ng kamay at pag-aanoy, paglalagay ng langis. Olive oil. No? So ito pa ng langis na to, hindi lang sa yung pinapipito natin sa bahay. No? Olive oil ang kailangan natin. Itong oil na ito mga kapatid, ito yung binabasbasan, kinoconsecrate ang obispo, tuwing Holy Thursday, Christmas, no? Tanging obispo lamang ang pwedeng mag-anoy o mag-concentrate ng langis na ginagamit natin sa binyag at sa iba pang mga sakramento. Lalo-lalo na itong sakramento ng kumpin. Sa unang panahon, bago maging hapon, inaamoy muna ng oil. Ganun pala noong una, bago maging propeta, bago maging hari, no, inaamoy ng langis. Tapos Aaron was anointed with oil as a priest. So sa lumang tipayan, ito yung nangyayari. Bago maging hari, bago maging propeta, bago maging pari, no, inaalisan nila, ay pahalag isang kapari, usan muna ng oil. Ay pahalag isang kapari sa kanyang papaligiran. So tulad po ninyo mga kapatid, kapag kayo nalagyan ng langis ng obispo, ibig sabihin kayo ay may mga mahalagang kampani. Ang mahalagang kampani ng isang nakumpilan ay maging kawal, maging prophets are anointed with oil. Ano naman ang nangyayari sa bagong tipan? Yun, sa panahon ni Kristo, siya ay tinatawag na the King of Kings. Siya ay tinawag na the High Priest, pinakamataas, punong pari. Si Kristo ay naging propeta dahil siya ang salita ng Diyos na nagkatawang tao. Pero tayo mga naanoy, tayo na mga natumpilan, tayo nagiging hari sa ating sariling paraan. Paano po? Ang Panginoon, ang sinabi niya, dumating ako dito para hindi, para maglingkod, hindi para pagsilbihan. So tayo lahat, bilang mga natumpilan ko, ay mga hari, handa tayo magsilbi sa ating kapwa. Hindi tayo dapat bilang mga anak, no, handa tayo maglingkod sa ating mga magulang. Handa tayo sumunod sa kanilang ipinag-uutos. Bilang mga magulang, no, handa tayong paglingkuran yung ating asawa. Bilang mga magulang, handa tayong maglingkod, magtrabaho para sa ating mga anak. So, in our little way, tayo nagiging hari. In our simple way, tayo nagiging hari kapag marunong tayo magsilbi tulad ng Panginoon. Kapag marunong tayo maglingkari tayo kapag tayo magiging batas. No, bilang mga mananampalataya,
bilang mga Katoliko, dapat marunong tayong magdasal. Sapagkat sa pagdarasal, tayo nakikipag-connect sa Diyos. Ito lamang yung paraan, ito lamang yung way para magkaroon tayo ng ugnayan sa Diyos. No? Nagdadasal po ba kayo pagkagising ninyo? Nagpapasalamat po ba kayo sa regalo ng buhay na tinangga sa araw na iyon? Bago matulog, nagdadasal po ba kayo? No? Magpasalamat tayo sa maghapon na ibinigay sa atin ng Diyos. Yung mga biyaya na pinagkalog sa atin ng Diyos. Bago matulog, meron po ba tayong examination of conscience? Ano yung mga pagkukulang po na gawa? Sino yung mga inaway ko? Sino yung mga hindi ko pinatawad? Before we go to sleep, ito dapat yung ginagawa natin bilang mga pari. May tinatawag tayong common priesthood, no? Lahat pari. Hindi tagapagpuro kung mga paano yung mga propeta noong panahon, pinatay na silang sasabi sa katotohanan. So bilang mga lakumpilan, news, kundi tayong katotohanan lamang ang ating sinasabi, tayong katotohanan lamang ipinuto. Ang isang kawal, ang isang soldier, ang isang sundalo, ang isang pulis ay armas. Pero tayo mga Katoliko, tayo mga nakumpilan, ano yung armas na pwede natin tanggapin? Ano yung armas na pwede natin gamitin kapag nakikipaglaban tayo? Ang kamay. Kanina, in-explain natin yung pagpapahid ng langis. Sa pamamagitan ng pagpapahid ng langis, tinatanggap natin yung kaloob ng Espiritu Santo. Yung nagiging kawal tayo ni Kristo. Pero sa pamamagitan ng pagpapatong ng kamay, bumababa ang banal na Espiritu tulad din na San Pedro at San Juan. Pagpunta sila sa isang lugar, pinapatong nila yung kamay. Ano na yung ibig sabihin? Kapag bumababa ang Espiritu Santo, tayo nakakaroon ng kaloob ng wisdom, karunungan. Karunungan na piliin yung tama at hindi yung mali. No? Ito yung armas po natin bilang mga nakumpilan. Dapat magkaroon tayo sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, ipagdasal natin na magkaroon tayo ng karunungan na piliin lamang yung tama, piliin lamang yung wasto at iwasan yung mali. Knowledge, kaalaman. Kaalaman na nakilalanin natin ang Diyos. No? Ihilingin natin sa Banal na Espiritu na makilala natin ang Diyos. Kasi hindi lang mga mananampalataya, dapat kilala natin ang Diyos. Hindi lang yung ano, hindi lang yung maintindihan tayo, kundi yung ugnayan natin sa Diyos ay napapalalim natin. Naintindihan natin yung bagay na hindi natin matanggap. Naintindihan natin yung bagay na may limitasyon tayo. Kaya kailangan natin ang tulong ng Diyos. Bilang mga tao, meron lamang tayo pwedeng gawin. Sa ipagdasal natin ng, sa Espiritu na kapag nagawa tayo ng malaking desisyon sa ating buhay, bigyan tayo ng tamang desisyon. Bigyan tayo ng tamang pagpapasya. Lalo na sa problema sa pamilya, no? Finansyal, no? Hilingin natin ang tulong ng Banal na Espiritu upang mapagpapasya tayo ng tama. Piety, kabanalan. So, hilingin natin sa Banal na Espiritu na maging banal tayo. Hindi man tayo maging santo, tulad nila San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, ang mga apostol. Ngunit, hilingin natin sa Banal na Espiritu sa ating simpleng pamumuhay ay maging banal tayo. Hindi man tayo ma-recognize na mga tulad ng mga santo, pero in our little way, sa ating mga sariling buhay, sa ating mga pamilya, maging banal po tayo. At panghuli, pang-aling fortitude, kalakasan ng loob, tibay ng loob tulad ng sinabi ko kanina, yung hindi nahihiya, hindi natatakot na ipahayag ng pananampalataya. At panghuli, yung holy fear of the Lord, takot sa Diyos, hindi takot yung fear out of love. No? Sinusunod tayo sa Diyos, sinusundan natin yung mautusan ng Diyos, hindi dahil takot tayo, kundi dahil mahal natin ang Diyos.
Noong unang panahon, talagang malakas ang sampan. Pero ngayon pahamya lamang, kaano na lamang, simbolismo na lamang. Kasi kapag sinasampal, may kasamang sampal yung kumpin, parang sinasabi sa tao na gumising ka. Dati takot ka, dati nahihiya ka, ngayon gumising ka na, ipangalan mo ang iyong pananampalataya. Ayan, anak, gising, go and fight for Christ. Gising, no? Ipaglaban si Kristo, ipahayag ang pananampalataya. Mga kapatid, sa sakramento ng binyag, kapag tinatanggap natin yung kandila, di ba? Sinisira yung kandila sa Paschal Candle, parang sinasabi sa nabibinyagan, magliwanag ka ng ilaw ni Kristo. Yun ang mensahe. Oil, yung chrism oil ay may amoy na mabango. Tulad noon, tayo maging halimuya, maging mabango tulad ni Kristo. Dahil yung fragrance of Christ, the sign of the fragrance of Christ that every Christian must spread throughout the world. Okay? So yun, kung paano yung langis ay makalimuya, mabango, naaamoy ng lahat, tulad dito nga, tulad ng isang langis, tayo din maging tulad niya. No? Hindi natatakot na ipahayag ang pananampalataya, hindi nagihiyang ipaliwanag, isa buhay ang pananampalataya. Panginoong Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa araw na ito na ipinagkaloob mo sa amin, sa aming mga kapatid, na nag-ahanda ng kanilang sarili para tanggapin ang kaloob ng Panginoong Espiritu sa araw ng COVID. Nawa, Panginoon, natin po ang mga magulang na handang alalay ng kanilang mga anak para sa sakramento ito. Pasasalamin po ang mga nag-ahanda Maraming salamat po. Ingat po kayo sa inyong patuloy.